tabs, tanggalin natin yung gulong, ipaparipis natin yung rotor disc. Meron tayong papaliwanag po diyan, yung ano, yung clip o kaya yung ano, yung sinya, yung ano, yung yero. Alambre, yero na lang para yung sign na manipis na magbibigay ng signal para magbalik na, para maiwasan yung ano, paliwanag po rito kung bakit tayo nagpa-repace at saka anong mahalaga dun sa punta na natin para maliwanag natin. Tara na! Ayan nga guys, ano na napasin nyo po rito? Hub lang po ano? Kasi wala yan yung rotor disc, andito siya. Pag-usapan natin to. Tara! Yan! Alam nyo po ito, pinadala natin sa machine shop kasi kinain yan. Nagkaroon ng gasgas. Ano po ang dahilan? Bakit kinain? Paliwanag natin. Dahil dito po, ito, mahalaga po ito. Ikabit natin dito kung anong trabaho po nito. Paliwanag natin. Dali lang ha. Yan, paliwanag natin ha. Ito po kasi kinain. Ngayon, dinala natin sa machine shop para mapantay. Tapos, ito po yung kumain sa kanya dito. Yan. Ngayon po, ito ang napakalaking halaga po ito. Laking rule nito dito sa ano, sa disc. Paliwanag po natin. Ganito po yon. Ito po yun o, yun. Meron pong lagalan dito yun o. Pansin nyo po yan. Ito, exacto rito o. Ah, ilagay natin ha, ilagay natin. Ah. Pansin nyo po. O. Yun. Kung manipis na po yung brake pad, ito po, ito, yan. Pansin nyo po yan. Magbibigay ng warning yan, didikit dito. Yan. Tuwing ano po, dumadaan kayo sa pader o kaya yung close, yung kalsada, yung merong pader sa kabilaan. Kung tumatakbo po niya na meron ka na naririg na ngalit niya, ito po yun. Ibig sabihin po, yung brake pad po, manipis na, dumadampi na po ito. Ito yung nagbibigay ng warning na dapat po magpalit na po kayo ng brake pad. Yan. Kaya po napamasinsya po tayo na wala sa oras dahil po dito. Yung isa po kasi, yung pinagpalitan, wala po nito. Walang nagbigay sa kanya ng sinyalis. Kaya nangyari po, nasagad yung ano, yung brake pad. Nagbakal to bakal. Yan. Yan po ang dahilan kung bakit natin pinamasinsya yung hub. Ngayon po mamaya, pirotesan natin to. Ilagakabit natin tong rotor disc. Rotor disc ang tawag po ito. Kasi yung kinakabitan niya, hub po yun. Yun. Yun lang po. Ulitin po natin ha. Ito po, napakalaking ano. Tanggalin po natin yan. Lalagay lang po natin na ganyan. Oh. Kasi po, meron ano po eh. Meron pinaka ito. Oh. Yan. Exacto dyan. Ito po yun, masin niyo po. Yan. Kung ito po, manipis natin brake pad, ito po ang dadampi itong dulo nito. Yan, ulitin po natin. Kakaroon ng sinyalis na kung nakaano rito. Karoon ng ano, yung alit-nit. Tapos kung inabagan nyo yung preno, minsan nawawala. Pero kung naka-freewheeling. O, yun. Ito po yun. Ito po yun ang ano, nagbibigay ng sinyalis. Yan. Kaya kung nakabalik po kayo ng brake pad po, mahalaga po, meron po kayong ganito. Huwag nyo pong ano, kung nanonood po kayo sa mga gawa, kung meron kayong nakitang ganito, makabit nyo po kasi ito ang pinakamahalaga sa rotor disc. Ito yung nagbibigay ng signal kung manipis na yung brake pad. Ngayon po, kung manipis na yung brake pad, kapalitan nyo na po ito. Itong brake pad pa rin, hindi madamage yung rotor disc. Okay, antayin na lang natin. Ikabit natin ito, tapos mag-rotes na tayo. Sabi ko kanina, i-rotes na natin, pero yan, kinabitan ni Sir Aaron. Yan. Ano natin yan na oh. Ito yung sinasabi kong importante nasa likod, tingnan natin oh, makita nyo po ito oh. Yan makalaga po yan kasi kung wala po nun pwede niyang tamaan ito, walang magbibigay ng sinyalis o significant. Ay, English na naman yan. O sige na sir Aaron, lagay mo na. Yan. Yun. Itong ginagawa po natin dito po, meron na tayong i-upload dito.
yung ginamitan ko ng pangalan na ano, na Juan at saka Pedro, kasi alam nyo po, ang pyesa po ng Mitsubishi at saka Toyota, may ano po niyan, may makakapares po niyan. Halimbawa po, yung air, spark plug niya, air cleaner niya po, yun, gamit po na ano po yun, yung ginamit natin dito, Toyota. Pero kung pasinin nyo po, Mitsubishi po siya. Mamaya magkakarotest tayo nito. Tanggalin ni Sir Aaron yung ano, yung kalso. For, yan eh, yung tawag natin dyan, for safety yan eh. Okay, ano. Yan, ano bang gagawin natin dito mamaya? Magro-rotes na tayo. Di bali, mamaya kita-kita sa kalsada. Nagbaba na yung ano. Sabi ko, magkita-kita sa kalsada. Eh. Huwag di magro-rotes na tayo. Opa! Yun. Masin nyo po, sarado na rin yung tindahan natin. Hapon na. Magro-rotes na tayo. Re-parking. Ano yung ano, ating kabayo. Yan, dito sa akin, magdating ng hapon, wala akong iniiwan na trabaho. Ayaw ko yung trabahong ano, patagalin pa kasi ganun din, tatrabahuhin mo. Saka iwasan po natin yung trabahong back job. Kasi yung back job, masisira tayo sa customer. Maestrobo pa tayo sa trabaho. Kaya kung pansinin nyo po, ang gawa ko po dito, kaya nga po minsan, yung mga tao ko, tatanong sila bakit daw walang ano, walang bumabalik. Yan, yabang ano, walang ano, walang back job. Mag-comment po kayo po yung mga nagpapagawa sa akin. Ibigay na nyo po yung galit nyo sa akin kung sino yung back job na ginawa ko. Nagro-rotes sa'yo. Dito ito yung madalas eh. Sa Shell, yan. Okay na. Mag-u-turn tayo rito. Shell. Ito yung landmark natin. Nabalik na tayo kay, ano, kay Jess. Kay Eric. Pero yung channel natin, ano ha? Jess Automotive. Kaya lang kasi, Yes and Eric po yan, dahil yung ating pinag-umpisahan galing kay Sir Eric. Pero yung channel natin kay Jess. Pero kung wala po siya, wala rin tayo rito. Sumutin yung preno. Yung ano po, yung kaya nag-rotes tayo, yung ingay ng preno. Kasi kung inalalay ng preno, maingay. Ngayon, asa ka no, may tunog na wurrrr, gumagano. Yan. Andito na tayo sa ating destination. Yan o. Yan. Okay. Ngayon po, andito na po tayo. Ang ginawa po natin dito po, yung nakita nyo naman po yung ano, yung tinanggal natin na brake pad. Meron tayong in-explain dun na dapat hindi tanggalin. Siya yung nagbibigay ng signal para ano, para hindi, kung manipis na yung brake pad, ano na po siya, magbibigay ng sinyalis na enough na, tama na, palitan na natin, manipis na, ganun po yun. Kaya hanggang dito na lang po tayo. Don't forget po to subscribe, like, and share. Maraming salamat.